cards kasi, yung mga naiibang bayan, sila yung may mga malalaking bahay sa Pilipinas, tapos yung sila yung laging may padala, ganun. So parang nakaka-inganyo talaga na gusto ko, mga ibang bayan, gusto ko rin, lalo na lumalaki na yung mga anak ko, parang yung sweldo sa Pilipinas, is hindi na kasya, hindi talaga laging gipit, ganun. So, hindi pagsapalala. May kakilala ka ba sa YouTube? Actually, kakilala dito, pero yung kapatid ko ang unang pumunta dito. Tapos nung na-approve ang kanilang ano, visa, yun, na-forsigin na rin ako kasi pag possible sa kanila, bakit ako hindi. Tapos yun, pinayagan ako ng asawa ko na pumunta dito dahil may kasama na ako. Anong visa rin? Estudyante, kasi yung that time, yun talagang pinaka-boom eh. Yun yung boom na quickest route para pumunta dito. So, estudyante. And then, pagkarating mo dito, ano yung mga challenges? Ano yung mga trabaho? Ay, nako. Culture shock. Kasi yung mga talagang hindi ko dating ginagawa sa Pilipinas, hindi ko na naranasan. Kaya niyang paglilinis, which is hindi talaga ginagawa sa Pilipinas. Dito ko naranasan mag-plancha ng malalaking duvet cover. More than 10 years ako sa HR. Tapos pagpunta mo sa UK, ano ang yung... Pagpunta ko dito, ang unang trabaho ko is nagtrabaho ako sa sandwich shop. Parang sa sale. Habang nag-aaral, oo. Tapos, apart from that, kasi 20 hours ka lang allowed magtrabaho. So, may mga karamihan naman sa lahat. Dahil lalo na mga babae, silis-linis. Tapos, I'm so blessed kasi nakahanap ako ng trabaho sa NHS. Hours. Although tagalinis lang, pero stable siya, tsaka hindi stressful. And then yun na yung kumbaga nag-sustain yung meeting. Oo, yun na yun. Ano ba ang challenges? Okay. Ayun, yung mga challenges talaga. Ang hirap kasi naranasan ko yung halos kung tratuhin ka ng ibang lahi, para kang walang alam. Ganun, nakaka-self-pity ba? Pero challenge yun. Hindi pinabayaan na ganyan. Papakita ko sa inyo kung anong kaya. Alam ko. Oo. And then, ano ang kumbaga namimiss mo sa Pilipinas? Marami. Siguro diba kapag meron tayong maraming challenges sa Pilipinas ganito, hindi yung maiwasan i-compare. Oo. Sa Pilipinas, relax ang buhay. Namimiss ko yung pagdating mo ng galing trabaho, higa-higa pa na lang, ganyan-ganyan. Dito, stressful. Pagdating mo ng bahay, ang dami pa rin gagawin kasi walang ibang asahan. Tsaka sobrang nakakami, syempre, yung relatives, yung togetherness. Samanta lang dito, at least may mga kaibigan na rin. Kumusta na ang buhay ngayon, buhat din sa pagiging estudyante? Okay na. At least, nasunod ba yung route? Yung plano na gusto ko. Gusto ko talaga, pag pumunta ako dito, since estudyante, gusto ko makatapos. Whatever happens, gusto ko talaga. Kasi, parang we are spending time and money. We are investing time and money sa pag-aaral. Bakit hindi seryosohin? So, sineryoso ko yun, in spite of all the stress, ganun-ganun challenges. Eh, nakatapos ako ngayon, is nandun ako sa tamang road, working visa na ako. Pangalawang work permit ko na ito, actually. So, at saka, nandito na rin ang pamilya. Oo, yun yung pinaka-blessing. Nakasama ko sila dito. 1 year ko naman silang iniwanan, tapos after a year, nakasunod na sila dito. So, ang daming nag-look up to us, yung mga nandito sa ibang bansa, sample dito sa London, kasi sa mga household countries. Ano yung mga kumbaga maipapayo mo doon sa mga Pilipino na nasa atin? Na gusto. Laging sinasabi nila, they look up to you. Pero kumbaga hindi sila fully aware sa... Sa totoong... Sa totoong sitwasyon dito. Dapat, kasi ang nakikita lang nila yung kaginhawaan. Siyempre, pag nagpapapicture tayo, parang ganda-ganda, hindi nila. Laman na magpapapicture kung nagpupos ko. Pero, sa mga nandun pa sa Pilipinas na nag-aspire pumunta dito, dapat i-ready nila ang sarili nila sa mga challenges, kagaya ng... Huwag i-compare doon. Dito kasi, kahit may pinag-aralan tayo sa Pilipinas, hindi naman recognized dito eh. So,
kahit anong job na available, huwag nang mag-inarte na mamili. Tapos dapat marunong tayong makisama din. Makisama. Isa sa napaka-importante is you have to build relationship, good relationship sa ating kapwa. Kasi sino ba naman ang magtutulungan pa kung di tayo? Mahalaga din yan. Kung hindi dito, ang alis? Ang destination mo sana. Canada. Canada. Oo, kasi may kamag-anak ako doon. Na yung auntie ko talaga siya yung nag-encourage sa akin. Lumipat ka na lang dito, ganun-ganun siya. Tapos kasi nandun naman siya para tumulong. Pero mas gusto ko pa rin dito. Ano ang plan mo? Halimbawa, ano ang plan mo pa in the next 5-10 years? Ano ba sa mga business sa Pilipinas? Ilang OFW ha? Mahalaga na iniisip natin. Sa dako pa rin ba? Oo. Ano, ang talagang hard work at saka yung mga estudyante din na nandito ngayon, yun, kagaya ng sabi ko, seryosohin. Kahit na mahirap, trabaho, estudyante, trabaho, aral, seryosohin. Ay, yung reality natin eh, alos lahat ng Pilipino dito, may ganyang pinagdaanan. Oo. Ibigay ko kayo istorya. Grabe. Ako noon, full-time student, full-time wife, full-time job. Ano pinagsasabay ko lang, di ba? Oo, time management. Tsaka laging laki pa ng panalangin at pananampalataya. Yun. Thank you. Nadidikra ko sa mga salitot mo. Ano kayo? Tumingin ang dagbahal. Kaya ko, plano namin is mag-invest sa Pilipinas. Okay. Oo, mag-invest sa Pilipinas, hindi dito. Once settled dito. Oo, once settled na dito sa Pilipinas, mag-invest ng kung anong negosyo na pwede for security pagtanda. Saka para din sa mga bata.